Ako po si Jerry Ricablanca, isang independent distributor ng DXN International. 55 days lang po ako sa grade 1, pero ngayon, isa sa rising star ng DXN International. Kung paano ako napunta rito, mahabang istorya yun. 5 taong gulang pa lang ako noon namatay yung papa ko. Yung mama ko naman, nag-asawa agad. Inapi ako ng stepfather ko, so walang magawa yung mama ko kasi mahal din rin yung stepfather ko. Diba? Nung 9 na taong gulang pa lang ako, lumayas na ako. At dito ako napunta sa Maynila. Dito sa Maynila, namasukan ako bilang isang katulong, tagalinis ng plato, tagalinis ng bahay. So, binigyan ako ng amo ko ng 50 pesos kada buwan na sweldo. Paglipas ng mga isang taon, so, nabigyan ako ng pagkakataon na bumalik sa Negros. Nung nasa Negros naman ako, ang trabaho ko naman noon, tagadilig ng halaman, tsaka tagalinis ng kulungan ng baboy. So, ang sweldo ko noon, mga 120 pesos ang isang buwan. Nung nasa South Cotabato ako, helper ako ng isang shop. Taga-abot lang ng welding rod. Hanggang pati yung time na naging vulcanizer din ako. So, pagkatapos ng naging vulcanizer, kumbaga mas malaki pa yung gulong kaysa sa katawan ko, tumipat ako, nanghas ako na maging pahinanti. So, noon pa man, pinilit ko talagang gawin lahat dahil nasa pakalaki talaga yung pangarap ko sa buhay. Napunta naman ako sa Bungtod, Tagu, Surigao del Sur. Ang trabaho ko naman doon, taga-feeder ng sugpo. So, ask ko, 800 pesos na isang buwan. Ngayon, 19 years old na ako noon, nang nadiskubre ako ng isang technician na hindi pala ako marunong magsulat o magbasa. Naawa siya, tinuruan niya akong magsulat ng pangalan, apelido. So, pinagtiyagaan niya ako sa loob ng 6 na buwan hanggang sa natuto. So, sa kauna-unahang pagkakataon sa buong buhay ko, doon ko palang natutunan at malaman kung paano magsulat ng pangalan ko at saka apelido. So, magmula noon, nagkalakas loob ako na pumunta ng Maynila. Kasi alam ko wala akong pera noon. Wala ako rin akong matitirhan. Pero naniniwala ko sa sarili ko na ang success sa isang tao ay hinahanap yan. Sabi nga doon sa libro na basa ko, success is not destiny, it's a journey. Pero hindi pala ganun kadali yun. Nung pagpunta ko dito sa Maynila, nung maghanap na ako ng trabaho, napakahirap palang mag-apply dito pag wala kang pinag-aralan. So imagine, pag nag-apply ka, hinahanapan kanila ng requirement. Kaya pagtingin sa biodata, ni grade 1 walang tinapos. Kaya walang tumanggap sa akin. So, ang bagsa ko, construction worker. Dahil wala na akong iba mapuntahan trabaho, kundi yun lang. So doon, alam kong napakahirap yon at hindi bagay sa katawan ko. Pero yun lang ang trabaho na tatanggap sa akin. Kaya umabot din ako ng mga 7 taon. Pero kahit nandun ako sa construction, nanghas pa rin akong mag-apply ng ibang trabaho para baguhin naman yung estilo ng buhay ko kasi napakahirap talaga. So, nag-apply ako bilang gwardiya, OJT ako noon. Halos 4 na buwan din akong nag-OJT. Tagasaludo lang ako ng mga dumadaan. So, galit sa akin mga kasamahan kong gwardiya kasi kahit taxi na dumadaan, sinasaluduhan ko. So, dumating yung time na may nagtatanong ng English, hindi ko may sasagot dahil hindi ko maintindihan. Hanggang sa natanggal din ako, hindi rin ako pumasa. Akala ko, wala na akong pag-asa sa buhay kasi hindi na ako makahanap ng ibang trabaho. Akala ko noon, sa construction worker lang talaga ako nababagay. Pero hindi pala. Hanggang nabigyan ako ng pagkakataon na nakita ko ang DXN International. At dito pala, magsisimula na magbabago ang buhay ko. Dito sa DXN International, tingin ko, ito na yung napaka-perfect company. Kasi walang hinihingi dito ng requirement. May pinag-aralan ka man o wala. Mahirap ka man, mayaman ka man. Welcome ka rito sa DXN. Dito, nakita ko talaga na napakaganda yung marketing plan. So, kahit wala kang pinag-aralan, ang dali intindihin. Kaya nag-decide ako na kailangan i-full-time ko yung independent distributor ng DXN. Pero napakahirap para sa akin noon nung sinimulan kong DXN dahil wala na akong bahay nung mauyan. Sa waiting seat ako natutulog, nagsasapin ko lang ako ng karton. Pag umulan naman, kahanap ako ng mga tricycle na kaparada, jeep na kaparada, doon ako natutulog. At ang masakit pa nito dahil wala akong pera talaga. So nilalakad ko yun papunta sa office, makarating lang ako. Layo siguro mga 9 kilometers from Santa Lucia to Jollibee Plaza. At masakit pa nito pagdating sa office, gutom na ako, wala rin akong pera. Nilalakasan ko loob ko, tatayo ako sa cashier.
manghihiram ako ng 2 piso ng mga bumibili roon. Hanggang sa pag nakaipon ako, ibibili ko ng Skyflake sa labas. Doon naman sa maintenance ko, ang ginagawa ko noon, 5 pa lang ng madaling araw, lumalabas na ako. So, sinasabayan ko yung nagja-jogging sa Santa Lucia, sa park, inaalok ko ng 1 sachet ng kape. Pag nag-order yon, wala akong pera kasi brochure lang pinapakita ko. Patakbo ako sa office, manghihiram ako ng mga ka-crossline ng mga kaibigan ng kape para i-deliver ko sa kanya. And then yung 45 pesos no na yung discount, yun ang pamamasahe ko. Pero hindi rin nagtagal, nakikita ko rin yung pinaghirapan ko. Kasi pinilit ko yun dahil alam ko na ang hirap dito sa DXN, sila lang. Kaya nung nakita kong first check ko, 4,382. Second check ko sa DXN, 7,914. Hindi ko so katakalain, pangatlong buwan ko, 30,251. 27 days ko lang nakuha ang star agent position. Then, 2 months and 11 days, nakuha ko po yung star rookie. Kaya napakadali lang ko sa akin para naging rising star dito sa DXN. Magmula noon, nakahanap na ako ng magandang tirahan kahit nag-a-apartment na ako. Hindi na ako sa waiting seat na natulog. Ang pinakamagandang leasing sa akin ng DXN, 9 months pa lang po, nakapunta na ako ng Malaysia. At yan ang kauna-unahang pagkakataon na nakasakay ako ng eroplano at nakapunta ng kahit Asia man lang. Tingin ko noon, pag kung nakikita ako na nasa hotel kami ng Tolo, isa sa pinakamalaking hotel ng buong Asia, ng Ginting Island. So parang tumutulo-luha ako na parang kailan lang. Pala hinahawakan ko, siminto hinahalo ko, parang kailan lang. Nasa karton ako natutulog. Pero doon ko naramdaman na isa sa pinakamalaking hotel ng Asia, nahigaan ko na. Sa buhay ng isang tao, dapat masipag ka, matyaga ka. So, ang swerte ko kasi nakita ko ang DXN. So, ang sipag ko doon sa construction, inilipat ko lang dito sa DXN. At dito ko nakikita na napakalaking bunga nung sipag na ininvis ko sa DXN. Ako si Jerry Ricablanca, isang independent distributor ng DXN International, Rising Star. Kapatid, kung nakaya ko, kaya mo to.